nasa studio po natin, mga construction workers po sila. Mm. Sa pangunguna po ni Mr. Alex Hernandez at humihingi sila ng tulong na makuha ang 2 linggong sahod na hindi pa daw po binibigay sa kanila mula sa amo nilang pulis. Oh. Hindi na din daw po kasi pinapansin, Idol Rafi, dinededman na sila ng kanilang amo. Yun nga po na isang pulis. Sir Alex, magandang hapon. Magandang po, sir. Okay. Sir Alex, kayo po ay construction worker ni Corporal. Apo. Si Corporal ba ito? Developer to, contractor? Ano po lang, contractor po siya doon sa SMDC. Wow! Corporal contractor. Ba't pa siya maging corporal kung contractor siya? Ang laking kita ng contractor. Hmm, okay. Baka subcontractor. Subcontractor. Okay. Now, ilan linggo na po kayo walang sweldo? Bali, 2 linggo po yung hindi po namin nasasahod. Magkano pong sahod nyo kada araw? Yung sa akin po, nung una, 600, bago nung kita nila yung medyo may galaw ako, medyo mabilis, tinaasan nila po ako ng 20 pesos. So, tataas na nilang 20 pesos pa? Naging 620 po ako. Hindi pa ginawang 700. Tapos yung mga kasama niyo po, magkano? 600 po. Walang bilo minimum? Wala po. Wala po. Siya nga pala ilalakad ko ano sa dole na doble yung sweldo. Di ba magkano minimum ngayon? 570? 570. Yes po. Lalakad ko yan next year. Gagawin natin 670. Diba, lalakad ka, nagpag-usap ko sa mga taga-dole. At tumataas yung presyo ng mga bilihin natin ngayon. Ito mo, mga gulay, araw-araw, halos, mababalitaan natin. Grabe, mga isda. Magkano po utang ni Corporal sa inyo? Ang sahod po namin ginawang ano po eh. Kumbaga, yung 2 weeks na hindi po binigay yung sahod. Ang ginawa po sa amin, ginawang ulugan. Tapos puro pangako po yung binibitawan sa amin na hindi naman natutupad. Sa akin naman po, yung itinaas po sa aking 20, binawi uli po. At bakit po binawi? Kasi bago nung sabi hindi na niya lang kami nabibigyan ng sahod, bago nung asawa na niya yung po yung nagkwenta, yung asawa niyang babae na nagkukwenta. Oo naman sir, alam ba na asawa na lalaki? Yung, para tumaba baba. Naman si sir. So yung asawa niyang babae? Wala. Bagsay ko, ma'am, 620 po ako. Sabi niya, hindi, 600 ka lang. Bago yung yung inano ko, tinanong ko, hindi naman din pala ipasasahod yung kwenta. So, bali magkano na po utang sa iyo? Bali, 2 weeks po yun. Okay. Take 2 weeks po sa inyo lahat. Bago, bali, may bali lang po ako na magkano lang po yung bali ko. Ang masamahan po, in-install yung inaano pa nila yung listahan. Colonel Wilson Dromal, Chief RHSU NCRPO. Ito yung boss ni Corporal Demetrio. Colonel, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Ito po ay, opo, nagtatanong lang po ako, correct me if I'm wrong. Una kong tanungan, hindi ko kaya conflict of interest po ito. Dapat di ba pag police, full-time ka na police. Pero ito pong si Corporal, parang part-time police at part-time contractor. Pwede ba yun? Hindi po pwede po yun, sir. Dahil po tayo isang police, dapat nakakonsentrate lang po tayo sa trabaho natin, sir. Ayun. No, pangalawa po, Colonel, may utang po itong si Corporal. Dito po sa mga manggagawa niya, sa kanyang mga construction worker. Gusto ko po sana, sir, bukas na bukas, sir, maibigay na po yung balance, Colonel, sa tulong niyo po. Yes, sir. Kukontakin ko po si, si Corporal Demetrio, sir, at upang mag-explain po siya kung ito pong pinaparatang sa kanya, kung ano po yung side niya, sir. At kung pwede rin, sir, dumulog sana yung, sir, yung ano rin sa amin, sir, yung mga nagre-reklamo para opo. Meron naman po kami ditong internal affairs service. Tama. Upang maimbestigahan po at makasuha naman din yung kung nag-violate po yung ating kasamaan sa pulis. Ganito lang po, as far as these gentlemen na nandito sa amin ngayon are concerned, ang gusto po nila maibigay po yung nararapat para sa kanila. So ibigay na po yung kulang na sweldo. So sasamahan po namin sila tomorrow. Pagdating po namin dyan, naka-ready na po yung mga sweldo nila. Colonel, pwede po ba, sir? Opo sir. Kakausapin ko agad yung ating pulis, sir. Para maayos na po yun, sir. Saka yung ginawa po namin yun, kasi meron po rin kasing katulad ng chat ni dito sa kasama namin na wag na kayong pumunta sa site, pa-GGCAS ko na lang yung sahod nyo. Kapag hindi Biyernes, Sabado, pero wag kayong umasa. Sir, ako nang kausap nyo ngayon at kausap natin yung pinaka-boss niya, si Colonel Dromal. Kung ano man napag-usapan nyo noon, kung ano man sinabi sa inyo noon, baliwala na po yun. Kung ano na pag-usapan ngayon, ito na po yun. Bukas na bukas po, sisweldo na po kayo. Okay. Tapos ngayon naman, Colonel, sa ganang akin, pakitingnan po kung talagang yan ay conflict of interest. Dahil kung conflict of interest yan, ipatigil po natin si Corporal na siya po ay maging contractor pa dahil nakaabala po sa kanyang trabaho yan bilang isang police. Ano po?
Corporal Demetrio, sir, magandang hapon. Ah, idol, ah, magandang hapon, idol. Opo, nasa opo. Biyahe po ako kasi may inialakad po akong trabaho, idol. Opo, trabaho mo po bilang isang contractor? Bilang police po, sir. Opo. Idol. Opo. Paano yan? Kayo po'y contractor at the same time kayo po'y police? Ah, actually, idol, yung missis ko po ang contractor, siya po yung engineer, idol. Ah, engineer si Mrs. Okay, sige. Yes po, idol. Sige. Pero sir, yan ay imbestigan pa ng boss mo na si Colonel Duramal. Pakibigyan na po yung mga sweldo ng mga tao. Ano po ninyo, tumoro, sasama namin sila kay Colonel Duramal. Pakiready na po yung mga sweldo nila lahat. Ano po? Yes po, idol. Yes po, idol. Salamat po. Corporal, thank you po. Yes po, idol. Thank you po. Salamat din po, idol. Salamat din po. Opo, Corporal. Colonel, salamat po. Colonel Duramal, ha, sir? Yes, sir. Opo, sir. Mabuhay po kay Colonel. Okay. Ibigay lahat ng sahod nyo bukas, sasama namin kayo. Okay? Dapat ngayon pala mang lista nyo na kung magkano yung sahod nyo. Pati overtime, sulat nyo na, ha? Punta rin kay Odette, tutulang kay Kumpi. Ginawa nga po doon sa ano, nirito ako nila yung mga listahan eh, bago itinago. Hindi, kaya nga lang. Sir, pagpupunta kayo doon bukas, i-ready na lang po namin. Tulad ng sinabi kanina, sir, kung ano na pag-usapan nyo noon, tablado yon. Yung na pag-usapan natin ngayon, which is matatanggap nyo na rapat. Pag sinabi ko po na rapat, overtime, holiday pay, kung meron man, kung lahat ng klaseng pay sa tingin nyo na hindi na ibigay sa inyo noon, mabibigay na ngayon. Sir, paano yung po yung naabala po sa amin 2 months po? Nung umalis po kami dahil hindi binigay yung sahod, balak po sana namin mag-apply kasi hindi po kami mapag-apply dahil wala po kami budget makakuha ng requirements, ganun po. Yun ata sir, hindi natin makuha yun. Parang sobra naman po yun. Kung kayo po ay walang trabaho, parang no work, no pay, hindi kayo nakapagtrabaho, naghahanap kayo ng trabaho, gusto nyo sanang umalis, tama? No. Kasi nga po, hindi nyo nakuha ang sweldo nyo, hindi po babayaran yun. Kung akong tatanungin. Opo. Ang babayaran po yung talagang pinagpaguran nyo, yung pinagpawisan nyo, which is kung ilang oras ka ng trabaho, tapos yung overtime na hindi binigay sa inyo, yung holiday pay, night differential, lahat na po sir, sulat nyo na. Odette, paki, ano na sila, take over. Okay sir.